Good evening po. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. At sama-sama po tayong magpasalamat ngayong gabi sa Panginoon. Yes, Lord. Thank you, thank you. It's Christmas time. Few hours na lang. And it's about time to thank the Lord. No? Yes, Lord. Thank you so much. Her King, prepare Him room. Magandang magandang gabi po. And never will you see. Hallelujah, Lord. Thank you po. Kami po ay magpapasalamat sa gabing ito dahil grabe, Panginoon. Di ka nagkulang sa amin sa taong ito. At palagi mo kaming sinasamahan. Hallelujah, Lord. Kaya sa maikling oras, Lord, bago magpasko, bago namin ipagdiriwang yung kaarawan, hayaan mo na kami magpasalamat ng buong puso, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon. No? Sa lahat ng bagay na ibinigay mo. Hallelujah, Lord. Tiyak, marami ng abala. Abala sa paghahanda, no? Ito yung literal talaga na busy ang mga tao, no? Yung iba, malamang naghihiwa ng mga rekado. At iba naman, matagay na, no? Wow. Anyway, ano man ang inyong ginagawa, sana po putulin nyo na muna, no? At sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos sa gabing ito, sa kanyang kabutihan. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Yan. Wow. Sister. Wow. Good evening po. Kamusta na po kayo? Pasko na, no? Wow. Sister Imagine Munoz. Si Jethril nandito. Maraming salamat for sharing. Hallelujah. Magandang gabi, good evening, at Merry Christmas. Pasalamat po tayo sabay-sabay, no? Sabi ko kay Pastor Kiko, sige po, short exhortation lang. And then, most of the time, we will thank the Lord. Kaya po, isulat nyo na po yung inyong mga pasasalamat sa gabing ito. Babasahin ko po, at sa bawat pasasalamat po, mananalangin po tayo sa Panginoon. Okay? Wow, good evening. Yes. Lord, thank you so much. Si-share lang po natin yung mga video na yan. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you. At ang LOJ Valenzuela po ay muling nagpapasalamat sa inyo sapagkat higit sa anumang bagay ang ginawa nyo sa amin dahil kami po ay sinamahan nyo. Sinamahan nyo kami sa mahigit isang taon, no, sa anding online gawain at saka sa face to face. Yes, Merry Christmas, Sister Rodora Cruz Constantino, Brother Peter. Merry Christmas po sa inyo. Ayan, thank you, no. Alam nyo, at importante talaga dapat magpasalamat tayo sa Diyos, no, yung limang nanonood ngayon, at sabihin natin, thank you, Lord, thank you. You are much appreciated, no? Thank you, Lord. Thank you. Sulat po natin. Thank you, Lord. Israel, no way. Wow. Alam niyo, first time ko po itong gagawin, no? Magpasalamat sa Diyos, no? Na online po. Send ko lang po sa Messenger, ha? And then, we will have our prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Marami siguro sa atin, no? Malungkot, no? Kasi maaring iba sa mga mahal natin sa buhay, nasa ibang bansa, no? Iba naman ay kinuha na ni Lord, no? Ang iba siguro may kagalit, no? Siguro, it's about time, no? After our devotion, itong ating pasasalamat, no? Ay
tawagan niyo po sila at batiin niyo po sila ng bukod sa Merry Christmas, sabihin niyo po sa kanila, mahal ka ng Diyos, mahal kita, no? Wow! Siguro, one of the sweetest word that they will hear it from you, no? Hallelujah, Lord! Hallelujah, no? Kahit paulit-ulit mong sinasabi yan, sabi mo, I love you. Yes! Ang mga taga Macau, nanonood po ngayon, no? Merry Christmas, Uche! At sa iyong asawa, si Medel, magandang gabi sa inyo at maligayang Pasko sa Ilagan family. Yes, Lord. Thank you, Panginoon. Thank you, thank you. Hallelujah. Kahit kailan talaga, hindi nagkulang ang Diyos, no? Ilang araw na lang, 2023 na. Pero walang patid yung biyayang dumadating sa bawat isa, di ba? Yes, sabi ni Sister Carmen Abad Linares, thank you, Lord, for my wife and with my kids. Lord, thank you so much, Panginoon, at patuloy ka na kumikilo sa buhay ni Sister Carmen Abad Linares. Patuloy mo siya, Lord, gabayan, patnubayan, lalong-lalo ng kanyang mga mahal sa buhay, lalong-lalo ng kanyang mga anak. Ikaw, Lord, ang tunay na pagpapala at ikaw magbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Hindi lamang ngayong gabi at sa mga darating pang araw. Amen and amen. Wow! Salamat. Merry Christmas din, Kuya Louie, at sa pamilya mo, pati kala Tita Virgie. Yes, Lord, thank you so much, Panginoon, sa buhay ni Sister Cher Urchela, yung aking pinsan, si Uche, no? Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin, Lord, as a mother to her children, a wife to sa kanyang asawa, si Medel. Lord, patuloy mong patnubayan, pagpalain ang kanilang mga buhay. Gawin mong matagumpay, Panginoon, ang mga gawain na ibinigay mo sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hinaan ko lang ito yung background natin. Hallelujah. Para madinig natin yung ating panalangin. Yes. Thank you, thank you. Sino pa magpapasalamat? Lord, I thank you, Lord. Sabi ni Sister Oli Abad, Lord, marami pong salamat sa lahat ng mga bagay. Yes, God. Ikaw ang source of everything, Lord. As we shared last night, Lord, two nights ago, ikaw ang sources of everything. At sa gabing ito, Panginoon, kami nagpapasalamat. Bago namin ipagdiriwa ang kaalawan mo, magpapasalamat kami. Ang pamilya Abad, ganun din ang buong pamilya niya, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Yan. Sana hindi ako uhawin, no? Sa may water ko. Sa labas, eh. Anyway. Yes, Lord. At habang wala pang nagpapasalamat, no? Sumulat na kanyang pasasalamat, eh. Yes, Lord. Hindi po tayo nababagabag. Kahit apat lang yan, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon, no? Hindi tayo titigil, no? Kanina po, binabasa ko po, yung ating magiging teksto na sa Matthew 1, no? Unang aklat ng Mateo, unang kabanata, nasa verses 21 to 23. Wow. Marami sa atin, ano? Siguro, marami sa atin, may iba't ibang regalo na, no? Mailis na natanggap, no? Pero alam niyo po ba, ang Panginoong Jesus, no? Ay regalo. Galing sa Panginoong, sa Diyos Ama. Wow. Hallelujah. The only Son and a gift from above, no? Jesus, the only Son, a gift from above. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Lord, patuloy mong nagpapasalamat si Sister Rhoda Cruz Constantino dahil sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa kanila, sa lahat, Panginoon, at patuloy po kaming mananalangin para sa Cruz Constantino family, Lord. Keep them, Lord, be connected to you, Panginoon. Lord, gabayan mo po ang buong pamilya, Panginoon, mula sa mga matatanda at hanggang sa mga bata. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. Yes, Lord.
Yes, Lord. Thank you po. Thank you. Siguro yung iba, no? Nag-i-slice na ng mga Ricardo para mamaya, no? Alam mo, may magluluto ng minudo, may magluluto ng kaldereta, may magluluto ng dinuguan, no? Marami siguro yung inihandang kami po, ang handa lang po namin. Pork barbecue binili namin, no? Tapos, may pansit, no? May puto pau, wow. No, kayo na po, ano pong yes, Lord, thank you, no? At sa may pagsasaluhan kami mamaya, no? Maraming pong salamat. Bukod doon, importante, tayo po ay manalangin, no? Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Yes, magandang gabi po, Brother Celino Baja Jeronimo. Thank you for isulat niyo po yung mga pasasalamat niyo sa Panginoon at ako po ibabasahin ko po 'yon at mananalangin po tayo. Yes, Brother Arnold Mendoza. Sige po. Brother, isulat mo po yung iyong pasasalamat sa Diyos at mananalangin po tayo sa pasasalamat na gagawin niyo. Hallelujah, Lord. Jesus Christ, your Son, give thanks. Hallelujah. Full heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Lord, I continue to pray para kay Celino, Lord. Continue, use this man, young man, Lord, na patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng hubugin mo siya, Panginoon, para maging magandang halimbawa sa mga nakakarami, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun din, we continue to pray para kay Brother Arnold Mendoza, nakasama palagi ni Pastor John Libita. Lord, patuloy mo siyang ingatan, lalong-lalo na, Panginoon, sa paghawak niya sa manibela. Ingatan mo po, tulad ng pag-iingat mo, Panginoon, sa kanyang pamilya. Patuloy mong ingatan. At sa isang taon na pagsama mo sa kanya, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo kay Brother Arnold Mendoza. Patuloy mo siyang gamitin mightily, effectively, Panginoon, sa lahat ng gawain na ipinagkatiwala mo sa kanya. In Jesus' name, amen. Ganun din, Lord. We are so excited, Lord, sapagkat patuloy mo rin ginagamit, Panginoon, si Sister Merlina. Hallelujah, Lord. Kami po ay nananalangin na patuloy mo siyang gamitin ng malakasan at mas epektibo, Panginoon, ang buhay ni Sister Merlina, lalong-lalo na para sa kanyang pamilya. At ingatan mo po, Lord, everyday, no? Ang pasasalamat niya ay higit pa, Panginoon, sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay pinamumuhay na kasama ng mga mahal niya sa buhay. In Jesus' name, amen and amen. Ganun din, Lord, para kay Sister Josephine Tan, Lord. Minsan, Panginoon, siya ay yung kinausap at kinausap mong kanyang puso. At kakausapin mo siya palagi sa tuwi na. At ngayon, Panginoon, yung pasasalamat niya sa isang taon na pagsama mo sa kanya, spiritually, physically, Panginoon, marami pong salamat. At patuloy mo, Lord, na gabayan si Sister Josephine Tan. In Jesus' name. Amen and amen. Wow. Okay. Gawin na lang natin yung sampo. We will have our worship song and short prayer para sa activity na gagawin natin ngayong gabi. Wow, Lord, thank you, thank you. Sige po, encourage po natin yung mga kapatid natin na tayo po ay magpasalamat sa Diyos, no? Sa gabing ito. Sapagkat siya lang naman dapat ang ating unang pasalamatan sa lahat ng mga tinatapasan natin, no? Ito man ay material, ito man ay spiritual, ito man ay emosyonal, no? Sapagkat siya po ang source of everything. Hallelujah. Yes, Lord, ay maraming salamat, Panginoon, sapagkat dinako mo dito ang aming kapatid, si Brother Leon Austria, Lord. Patuloy mo, Lord, na bigyan siya ng kalakasan, Panginoon, at katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ipinagagawa mo kay Brother Leon Austria. Lord, samahan po siya sa mga susunod na taon at makilala kanya ng lubos sa kanyang buhay. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, hallelujah. Tayo po ay aawit na sa Panginoon. No? Tayo po ay aawit na.
alam po natin yung isang taon na pagsama. Alam mo, may isang kanta na tumatak sa akin, may isang worship song na tumatak po talaga sa akin sa buong taon, no? At hayaan nyo po na makita natin na hindi talaga nagkulang ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung pagpapala niya, yung talagang gabay niya, no? Ang hirap explain, no? Pero in his own little way, in his own big way, in his own miraculous way, God is really with us. Kaya talaga hindi siya nagkulang kailanman. Okay? Samahan niyo po tayo, no? Ang ating pong awit ay hindi ka nagkulang, Panginoon. Then we will pray. Okay? Panginoon, samahan mo po ang bawat isa. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gabi ng pasasalamat na ito. Kami po ay itinakda mo, Panginoon, upang makita online na gawain nito ang kadakilaan mo sa bawat isa, ang buhay na patotoo na ginagawa mo sa bawat isa. Kaya Panginoon, kami nag-i-encourage, Lord, sa mga kapatid namin online na magpasalamat, Panginoon, ng hayagan, magpasalamat ng lantaran, sapagkat magpuri sa iyo ng lantaran dahil sa buhay na ikaw ang Diyos na kailanman na hindi nagkulang sa bawat isa. Yes, Lord. Mula January 1 until this very time, until we celebrate your birthday tonight, Lord, hindi ka nagkulang, Panginoon. Sa bawat segundo ng aming mga buhay, hindi ka nagkulang. Yes, Lord, marami sa amin ang dumaan sa iba't ibang bagyo at pagsubok, pero hindi ka nagkulang, Lord. Hindi mo kami pinabayaan, sapagkat narito pa rin kami, sama-samang nananalangin, sama-samang nagpapasalamat sa kadakilaan na ginawa mo sa aming mga buhay. Amen and amen. Yes, Lord. Teka, tayo po ay umawit. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Yes, O Lord. Yes, Lord. Isang taon mo kami sinamahan, Panginoon. Sapat na yun, Lord, para ipasalamat namin sa gabing ito ang bagay na ginawa mo sa amin. Sapat na, Lord. Hallelujah. Lord, pinapasalamatan ko po sa gabing ito sa iyo ang aking pamilya, Panginoon. Yes, totoo, Lord, hindi kami perfecto, marami kami mga pagkukulang, marami kaming mga flaws. Pero Lord, ikaw ang pumupuna, ikaw ang pumupuno, Panginoon, ng lahat ng pagkukulang namin. Yes, O God. Ikaw ang gumabay sa aming isang taon. Sa bawat pag-iyak, sa bawat pangamba, sa bawat pag-aalala, you always there, Lord, to comfort me and to comfort us. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. May mga pagkakataon, Panginoon, ha? Ang laki-laki ng problema. Feeling namin, dagan-dagan namin, pasan-pasan namin ang bundaigdig. Kasi nakalimutan ka namin. Kasi hindi namin ikaw inuna sa lahat ng bagay. Patawad. Sa gabing ito, Lord, salamat. At kami iyong binangon, Panginoon. Muli kami nakabangon, nakalakad ng matuwid. Kasama ka, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you. Ikaw lamang. Yes, Lord. Takot akong i-share ang word mo, Lord. Pero binago mo ako. Yung matigas kong dila, binago mo. Salamat at nakakapag-share na ako ng salita mo online, Lord. Face to face, Lord.
na i-share ko ito sa mga mahal ko sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Binago mo silang lahat at patuloy mo akong binabago. In Jesus' name, hallelujah. Noon dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin naging lahat. Ang pag-ibig mo isang taon ang nakalipas, Panginoon. Isang taon na punong-puno ng pagpapala patnubay. Hindi problema, kundi puro pagpapala patnubay na galing sa iyo. Sapagkat yung problema ang binibigay mo, Panginoon, may kaakibat na solusyon. Yes, Lord. It's up for us if we will accept it or not. Thank you so much, Panginoon. Maraming maraming salamat. At alam po namin, Panginoon, higit pa dito ang aming mararanasan kapag kapiling ka. Alam po namin, Panginoon, na sasamahan mo kami sa bawat chapter of our life. Important chapter of our life. Yes, Lord. Thank you so much. Thank you. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pasalamatan nga po natin ang Panginoon. Lord, thank you, thank you. No? Sulat po natin yan sa comment box natin. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, isulat po nga natin dito, dyan sa ating comment box, no? Ano yung bagay na higit mong dapat ipasalamat sa Panginoon? Isulat natin dyan, no? Isang bagay lang na dapat mong ipasalamat sa Panginoon nangyari itong taon ng 2022. No? Yes. At sulat po natin, ha, bago natin i-share itong ating word, no? Babasahin ko po, pero bago ko po basahin yon, yung Matthew, hayaan nyo munang ano, balikan natin yung pinaka tumatak na verse, no, o account sa Bible sa akin, no, personal sa akin. Sana sa inyo meron din, no, na naging yan yung ano po yung eksena sa Garden of Gethsemane na kung saan, no, nanalangin siya. Yun po talaga yung ano, eh, yes, Lord, happy birthday po, wala po kaming maibibigay sa inyo kundi ang aming puso tapat na nagmamahal sa iyo. Salamat po, ikaw ang nagbibigay liwanag sa amin, pamilya, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Sister Merlina, for that testimony. Thank you so much, no? Ito yung tagpo na ano, eh, na tagpo na tumatangis ang Panginoong Jesus, no? Sapagkat alam niya kasing mamamatay na siya. Tumatangis siya sapagkat naglalaban yung pagiging tao niya at pagiging Diyos, eh. Ito po, basahin ko, no? Sabi niya, ito po sa verse 42. Chapter 26, verse 42. Matthew 26, verse 42. Sabi niya po, no? Once more, Jesus went away and prayed. Sabi niya po, My Father, if this cup of suffering cannot be taken away unless I drink it,
your will be done. Wow. No? Your will be done. Ang iyong nais ang siyang maganap. No? Kung babalikan po natin yung nangyari sa ating isang taon, may nais ang Panginoon na gawin, no, ipagawa sa atin. Sapagkat yung nakikita niya po yun yung bagay na inihanda niya para sa bawat isa. Sa akin po, no, palagi yan yung sinasabi sa akin na share the word of God. No, share the word of God. Hindi lamang online, kundi pati na rin sa face-to-face. Yeah, kaya po nagkaroon kami ng programa for next year, no? Magpi-face-to-face na kami sa community, no? Kasi nagpi-face-to-face Bible study rin naman kami sa Pompak. Pero iba po yung, ano, yung hindi ka kakilala ng mga tao. Hindi kanila nakikita. Tapos pupunta ka doon sa lugar nila. And then mangangaral ka ng salita ng Diyos. Magkaiba po yun. Sa kilala ka na ng mga tao at alam nila nangangaral ka ng salita ng Diyos. Magkaiba yun, no? So, importante po yun na baka yun yung bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Huwag po nating tanggihan. Magkos ay tanggapin natin ito na bo. Kung walang po ang water, ato dali. Yes, I'm back. Uy, magandang gabi. Brother Doy Pitogo. Kamusta ka na, Kuya Doy? No? Yun po, no? Baka may bagay na pinagagawa kayo sa inyo ng Panginoon. Huwag niyo pong tatanggihan yun. Sapagkat yun ay inihanda ng Diyos para sa inyo. Okay, basahin naman po natin yung ating teksto sa gabi. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Matthew 1 verses 21 to 23. Sabi rito, let me read this, no? She will have a son and you will name him Jesus because He will save His people from their sins. Now, all this happened in order to make come true what the Lord had said through the prophet. Wow. Balikan po natin yan kung ano yung prophesize na yun. Ha? A virgin will become pregnant and have son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. Wow, ganda, no? Kaya siguro maraming mga bata, no, sa panahon natin, especially sa mga nakakilala sa Panginoon, na tinatawag nila ang kanilang mga anak, oh, pangalan mo Emmanuel, no? God is with us. Wow, ang ganda, no? Sana paglaki niya talagang God is with us siya, no? Okay, marami po kasi talagang istorya sa atin na all over the world, maraming talagang nakarinig na ng kapanganakan ng Panginoon. No? Yun nga, i-celebrate natin later, di ba? Pero naisip nyo ba na you have ever wondered where there is more to the to familiar story? Since the Bible, na ang pagkapanganak ng Panginoong Jesus ay binigyan niya ng detalye, di ba? And then, ano ang ibig sabihin ng pangalan na binigay sa kanya, no?
at ano naman ang kaugnayan nito sa propesiya na sinabi sa Isaiah 7:4, no? 7:14, no? Sabi po kasi sa Isaiah 7:14 says, "The Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and will bear a son, and she will call his name Emmanuel." So, you know, yung sinabi sa New Testament sa Mateo, no, sa account ni Mateo, ay sa chapter 1 verses 21 to 10 ay fulfillment ng propesiya ni propeta Isaias na sa chapter 7 to 14, di ba? Then sabi niya, "The Lord, no, will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and will bear a son, and will call his name Emmanuel." Alam niyo po kanina, habang binabasa ko siya, hindi niya dinetalye yung pagkapanganak ni Jesus. Ang alam lang natin, ipinanganak siya sa Sabsaban, tapos dumating yung tatlong mago, may kanya-kanyang alay, no? Napakapayak ng kanyang, ano, ng kanyang paglalarawan sa kanyang kapanganakan. No? Bakit kaya ganun ang representation? No? Bakit ganun ang representation ng kapanganakan ng Panginoong Jesus? Si Jesus, no? Or Emmanuel, no? Bakit ganun, no? Nagpapatunay lang na ang batang ipinanganak, no? Ang batang ito na regalo mula sa langit ay mabubuhay ng buong pagpapakumbaba at punong-puno ng awa sa puso. Iyon po yun. Yun ang talagang representation niya, no? At dito po, no? Dito po sa tagpong ito, makikita natin, no? Kung iisipin natin na pwede naman yung ipanganak sa magarang lugar, sa magarang mga palasyo, bakit pinili ng Diyos na ilagak siya sa Sabsaban, no? At kasabay ng kanyang kapanganakan ay hinabol at ayun, sabi ni Pastor, habol po, no? Okay lang yan, Pastor, don't worry so much, no? Sapagkat ako naniniwala po, no? Itong gabi ng pasasalamat natin ay manggagaling sa Diyos at sila po ay pipitik, I mean, tatawagin ng Panginoon, no? Sa pasasalamat na dapat hindi nila makalimutan bago po tayo, ano? Bago po tayo magdiwang ng kanyang kaarawan. Importante po yun. Importante po na pasalamatan natin ng Panginoon. Now, the origin of Jesus Christ was in this way. His mother Mary, no? And she had been engaged to Joseph. Alam naman natin na ikakasal na siya, no? At but come to think of it, an angel came. Sabi sa kanya, "You will bear a son through the Holy Spirit, mabubuntis ka." And with the child of the Holy Spirit, that's the Lord, that's God, no? Then, although Christ was born of Mary, he was a child of the Holy Spirit. The birth of Christ was directly of the Holy Spirit. No? His source was the Holy Spirit, and his element was divine. Through the Virgin Mary, he put on a flesh and blood, the human nature, taking the likeness of flesh. Roman 8:3. Tingnan po natin yung Roman 8:3. Ano yung sinasabi ng Roman 8:3, ha? Sana naman hindi po masisira yung mga sinaano mga niluluto nyo habang nanonood po kayo ng ating ano, ng ating pag-aaral ngayong gabi. No? Romans 8:3, sabi niya. Sabi niya sa Romans 8:3. Sabi po sa Romans 8:3, ayan. Masaya yung anak ko. Yon. What the law could not do because human nature was weak, God did. He condemned sin in human nature by sending His own Son, who came with a nature like a sinful nature, to do away with sin. Wow. Because of Christ Jesus, no, our Lord, no, yung nature, no, yung
human nature by sending his own son, who came with a nature like our sinful nature, to do away with sin. So Jesus Christ, no, will get away those sins. Tutubusin niya yung mga kasalanan, no? Wow, yun ang sinasabi sa Romans 8:3. And the likeness of men, Philippians 2:7, sabi niya sa Philippians 2:7 po. Yan, pagkatapos siya ng Ephesians. Philippians 2:7, sabi niya po dito, Philippians 2:7, instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human likeness. Wow, that's Jesus Christ, no? Wow. Hallelujah. Though Jesus was born as a child with flesh and blood, his source was the Holy Spirit. Sabi niya sa Matthew 1:20, sinabi niya, but while he pondered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, for that which has begotten in her is of the Holy Spirit. No, sabi niya, ha? God was first born into Mary through the Holy Spirit. After the conception was completed, he would be the human nature, was to be a God-man possessing both divinity and humanity. This is the origin of our Lord Christ. That's the reason, my dear brothers and sisters, he understands us most of the time. Yung nararamdaman mo, naramdaman na rin niya. Yung iniisip mo, iniisip niya. Sabi niya nga eh, napagtagumpayan ko na yan. Napagdaanan ko na yan. Di ba madalas nga ating sinasabi sa mga anak natin, sinasabi natin, papunta ka pa lang, hindi na nga ako nakabalik. Di ba? This is what we are telling you, na ang nararamdaman ng common tao na katulad natin ay naranasan ng Panginoong Jesus. That's the very essence, no? Why he has to do that? Why he has to die on the cross for our sins? Hallelujah. Okay? So, dapat lang po, no, mga kapatid ko, na sa araw na ito ay pasalamatan natin ang Panginoon, no? Sapagkat siya nagsimula upang tayo ay bumuti, para tayo ay maging malinis ang ating buhay, ang ating mga puso. 'Di ba? 'Yon, no? Nagbabatian na, oh, sabi, Merry Christmas po at sa pamilya mo, binabati po ni Sister Carmen Abadlinare si Pastor Kiko. Yes, tama po 'yan, no? Tayo po ay magbatian sa pamamagitan ng online at magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya po talaga ang nagbigay sa atin ng lahat-lahat ng kung anong meron tayo ngayon. Okay? Sabi ko po kay Pastor Kiko kanina, let's say, okay, short exhortation lang, and then gusto natin makita, no, sa pitong nanonood ngayon, yung mga pasasalamat na dapat ibato natin sa ating Panginoon. No? Upang sama-sama po tayo magpasalamat at manalangin, no? Ihanda tayo ng Panginoon sa mga susunod na araw. Alam niyo po, sinabi ko po sa Pompak, no, ilang beses na yung mga Thanksgiving party po namin, 2022 is a tough year for everyone. Negosyo, simbahan, personal na buhay, yung mga personal businesses mo, yung mga personal relationship mo, it's very tough, 2022. 2023, it's much tougher. So, pag alam mong mas malaki yung susuungin mong mga pagsubok sa buhay, no, ay dapat magpasalamat ka sa Panginoon at humingi ng gabay, no, sa mga darating na panahon. Yes, sa totoo lang po, hindi ko po kayo tinatakot, pero
yan po ang nakatakda. Every year, magiging, what do you call this, tougher and tougher ang situation natin. Until such time, hindi na makayanan ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus at hindi niya rin ma at hindi na rin niya matitiis ang mga panaghoy at panalangin natin. Siya po ay babalik na. Siya po ay upang ipagtanggol tayo sa kamay ng mga kaaway. Po ba? So, sige po, sabay-sabay po tayong isulat po natin. Ako po, ang isusulat ko ay simple lang. No? Basahin niyo po yung isusulat ko, ha? Yan, maraming salamat sa kalakasan ng aking may bahay. Yun po, no? Hindi po biro yung kanyang karamdaman, pero dahil sa Panginoon, no, everyday po talaga ay ma-amaze ka sapagkat patuloy niya ang ginagabayan. Hindi lang ang aking may bahay, kundi ang bawat miyembro ng pamilya namin. Amen, amen. Hallelujah. No? Yun po sana ang isulat natin, no? Upang ipanalangin natin ng sabay. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Hindi po biro yung mga pagsubok na dumating sa aming buhay ngayong yung taon na to. Pero alam namin, Panginoon, meron kang dahilan para ibigay ito. Meron kang purpose para sa bawat isa. Ganun din, Panginoon, sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nakikita na po namin ang iyong layunin, ang iyong adikaing inihanda para sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok na ito ay pinatatatag mo kami, Panginoon, at patuloy mo kaming ginagabayan at nire-remind, Lord, of your goodness and faithfulness to our life. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Sige po, nandiyan na si Sister Sorena Pascual. Sister Sorena, kung meron kayong pasasalamat, no? Magpasalamat na po tayo. Hindi po tayo mananalangin ng mga karamdaman ngayon, ha? Magpapasalamat po tayo sa Panginoon, ha? Yun po ang gagawin natin. Diba? Pag may birthday, niregaluhan natin. Hindi, ang Panginoon, magpasalamat ka sa lahat ng mga bagay na nagawa niya sa iyo. Yun, mas malaking bagay yun para sa Kanya. Mga kapatid, no? Sige po, mukhang... Ayan, dagdagan po tayo ng isa, siyamnat po tayo ngayon. Ayan po, ayan. Naghang po yung Facebook ko dito sa kabila. Mahina yung ano eh, yung kanyang ano. Ah, okay. Yes, Lord, thank you. Okay, kaya pala sarado yung ano. Ilan po ha? Sagap natin. Meron pa po ba na magpapasalamat? Mukhang wala na tayong magpapasalamat. Kung hindi na kayo magpapasalamat, eh di mag-closing prayer na tayo. At antayin na lang natin, no? Ilang oras na lang, no? O, tatlong oras na lang, magpapasko na. No? Pero siyempre, matutulong pa tayo. At upang magkaroon ako ng power mamaya, no? Sa panalangin uli. Okay? Kanina po, nanalangin na kami magkakapatid, no? At yung kapatid kong nasa abroad, nanalangin na kami, no? Nagpasalamat na kami sa Diyos. Sabi ko, hindi na mo tayo mananalangin ng mga karamdaman nyo ngayon, no? Tayo po ay magpapasalamat sa Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa paggabay mo po at mga blessing at mga pagsubok po sa aming pamilya. Praise God. Lord, I continue to pray for Rochella Reyes, Lord, Ilagan, at asawa ni Midel, Lord, at ina ng kanyang mga anak. Patuloy mo siya, Panginoong, gawing halimbawa na iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo siya, Lord, na bigyan ng kalakasan upang magpagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok na binibigay mo
at mapagtagumpayan niya, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga gawain. Yes, O God, I pray, Lord, we pray, O God, for Sister Orchella Reyes, Lord Ilagan. In Jesus' name, amen and amen. Lord, maraming maraming salamat din po, sabi ni Sister Sorena Pascual, sa lahat, Panginoon, ng mga trials na napagtagumpayan nila, Panginoon. Napagtagumpayan niya. Patuloy kami, Lord, nagpapasalamat sa buhay ni Sister Sorena Pascual at ginagamit mo, Panginoon, upang makita ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal sa kanyang buhay, O Lord. In Jesus' name, amen. Ganun din ang aming panalangin para sa Pascual family, Lord. Patuloy mo silang patnubayan. Patuloy mo silang ingatan. In Jesus' name, amen. Lord, nagpapasalamat din si Sister Merlina Reyes at Ramirez Diaz sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga bagay na ang mahal namin ay tinutulungan mo. Wow! Lord, thank you so much for all the blessings, Lord, na ibinigay mo sa Ramirez Diaz family, Lord, especially sa mga mahal sa buhay ni Sister Merlina. And I thank you, Lord, for the life ni Sister Merlina Ramirez Diaz, Lord, na patuloy mo ginagamit effectively, Panginoon, and mightily dito sa gawain ito. In Jesus' name, amen. Uy, meron pula pala akong ano, kung nais nyo lang po, no, na pumasok lang po, no. Kung nais nyo po, dun sa lugar nyo, o eh, sa tahanan nyo, na magkaroon ng Bible study, no, wala pong problema, no. At imbitahan nyo po kami, no. I-set natin yung schedule, mag-imbita po kayo ng mga dadalo, huwag po kayong mag-alala sa mga gastusin, no. Kami na po bahala dun sa gagastusin namin. Ang importante ay pagdating po namin ay may mga mananampalataya na ano, magsabay-sabay na mag-aaral ng salita ng Diyos. Yes, we're willing to do that, ha? Sabihan niyo po kami ni Pastor Kiko. We will schedule it properly para mahaba-haba yung ating sharing, mahaba-haba, ano, para makita rin natin na kung posible na magtayo ng mga Bible study dyan, ha? Sa lugar nyo. Lalo na sa inyo po, Sister Merlina Ramirez Diaz. Alam ko pong nag-iisa ka dyan, eh. Ha? Para matulungan po namin kayo. Okay? Marami pong salamat. Yes, Lord. Thank you so much. At meron pa ba? Yun. Mukhang wala nang magpapasalamat, no? Lord, I continue to pray for Pastor Kiko, Lord. Maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa kanyang ministry, Lord, sa kanyang church, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong paggamit sa kanya, O God, lalong-lalo na bilang senior pastor ng LOJ Valenzuela, leader, Lord, and shepherd for all the people there, Lord. And we thank you, Lord, sa pagiging ama niya at asawa niya kay Joyce at kay Ishan, Lord. Patuloy mo siya, Lord, patnubayan. Patuloy mo siya, Lord, na samahan, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Lord, hallelujah. Lord, nagpapasalamat din po kami sa buhay ni Sister Oli Abad, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, ginagabayan at pinapatnubayan. Yes, Lord, thank you so much, and continue, Lord, to bless them, Lord. Continue use Sister Oli Abad, no, sa gawain na katulad nito. In Jesus' name, amen. Mamaya ka na, nanay, babalikan kita. Nagpe-pray pa kami dito, ha? Patatapos lang siguro nung prayer nila. Okay? Sino pa po? Hallelujah. Yes, O Lord. Mamaya na po. Nasa online ako. Yes, O Lord. Thank you, thank you. Sagutin ko na muna, ha, pag tumawag ulit. Yan. Okay. Wala na po nagpapasalamat. It's already 8:55. Alam ko pang marami pa kayong paghahanda na gagawin. Let's close in prayer. Lord,
Maraming marami po salamat sa pagkakataon sa gabing ito. Maraming marami salamat sapagkat ipinakita po namin sa iyo, Panginoon, ang aming buong-buong pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa bawat isa. Yes, ang importante, Panginoon, sa gabing ito ay ipagdiwang ang iyong kaarawan at maalala ng iba, Panginoon, ang sakripisyo na ginawa mo sa bawat isa. Yung sakripisyo mo na namatay ka sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Yun po ang importante, Panginoon. At Lord, at mas importante rin, Lord, na continue na magkaroon kami ng fruitful relationship with you through our brothers and sisters around us, O Lord. Marami pong salamat, Lord. Use us, Lord, mightily and effectively for 2023. Yes, our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Kaya, sabay-sabay po tayo mag-Jesus reigns, ha? 3, 2, 1. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns and Jesus reigns. Merry Christmas po, ha? At manalangin po kayo manalangin po kayo at magpasalamat sa Diyos, no? Huwag niyo pong kalilimutan 'yan. Yes, Lord. Thank you, Lord, kay Hugo Simmons Jr., Lord, for continue blessing him, O God, sa kanyang family. And we continue to pray, Lord, more blessing for the whole family niya. At patuloy mo, Lord, na gabayan po sila in Jesus' name. Amen. In behalf of my family, si Grace, no, my wife, my son, Jello, who is recovering, no, may sakit eh. Yung asawa niya, si Isa, ang aking daughter-in-law, ang apo ko, si Louie, at ang aking bunsong anak, si Johan. Merry Christmas po sa inyo lahat. From Reyes family, Merry Christmas. Bye-bye. Shalom, shalom.